So ano po ba itong love scam na tinatawag, no? Ang love scam na ito ay palasak na nangyayari ngayon. No? Ano ba ito, no? So itong uri ng cybercrime kung saan ang scammer ay lumilikha ng profiles sa mga dating sites, social media chat, no? O applications. Tapos ay nagpapakita ng interes sa isang romantikong relasyon sa kanilang target na biktima. Ngunit ang kanilang tunay na layunin ay para makakuha ng pera or ng personal na information ninyo para nakawan kayo or both, di ba? Kaya naku, mag-ingat talaga tayo dyan sa mga love scam na yan, ano? Paano ba ito nangyayari? So una, magiging sobrang attentive muna, no? Yung mapagmahal at mapagmahal yung mga nakikilala natin na online, di ba? So yun yung nangyayari diyan. Tapos kapag nakuha na yung loob ninyo, no? Kapag nakuha na yung loob nung gusto nilang biktimahin, okay? Ay magsisimula na silang magkwento ng magsisimula na silang magkwento ng kanilang mga gawa-gawang sitwasyon. So ano yung mga gawa-gawang sitwasyon na po pwede nilang gagawin diyan, no? Kailangan daw nila ng financial na tulong, ganyan, o di ba? So kung talagang mahal mo ako, di ba? Mga ganyan silang mga chika at naghihingi na sila, no, ng kanilang pera sa iyo, no? Pupwede kasing ang mga modus operandi nila ay may problema sila sa paglalakbay, no? Para makapagkita, for example. So, kumari, na-fall ka na talaga eh. Ano mga gawa natin? Sasabihin niya, pahingi naman ng pamasahe. Oh, ikaw naman dahil in love ka, nagbigay ka ng pamasahe. Kaso hindi tumating si ate girl o si ate boy. Tapos naglaho na lang bigla ang kanyang profile. Love scam po ang tawag dyan. Okay? Tapos din may mga legal issues, 'di ba? Parang yung nanay ko ganito, ganito, ganyan, maawa ka naman sa amin, kung ano pa ang mga sasabihin nila. Ayan. So mag-a-ask na sila ng pera sa iyo, no? At dahil nga emotionally invested ka na sa kanila at mayroon ng connection, no? Marami yung mga biktima na nagpapapayag na magpadala ng pera. Minsan nga, alam nyo, ay may mga instances nga na ang kwento sa akin ay hindi nga nakapag-video call. Hindi nakapag-video call, pero nakapagbigay. No? In love naman talaga. At ano, talagang mga expert itong mga ito na mag-imbento ng kanilang profile. Kasi alam nyo po, inaaral nila ng maigi yung profile ninyo. So makikita nila na, ito pala ang type nito, ha? Ito pala yung mga paborito niya. Ito pala ang favorite song niya. Nako, yan yung mga gagamitin niyang mga impormasyon para po mahulog ang loob nyo sa kanila. Okay? So, yun yung ano, no? Ano yung mga red flags na pupwede nating makita dyan, no? So, masyadong mabilis na pagpapakita ng pag-ibig. Oh, di ba? Parang chika-chikahan lang kayo eh, mga ganyan. Tapos, bigla na lang na na mahal ka na daw niya. Oh, di ba? Paano yun? Masyado naman yatang mabilis, no? Tapos, hindi kayo nagkikita ng personal. Oh, naku, mahalagang mahalaga 'yan, 'di ba? Kasi yung mga tao talaga ay tiwala na agad eh, no? Tawag-tawag lang, padala-padala lang ng picture, ganyan. Eh mahilig ka pala sa chinito, ganyan. O hindi mo alam, yung kausap mo ay chinita pala. 'Di ba? So, mga ganun. Vague o inconsistent na background. Oh, ano yung mga ano na 'yan, no? Magsasabi sila na taga Quezon sila, ganyan. Tapos maya-maya na naman nagkukwentuhan kayo, nang tinanong mo ulit, taga saan ka? Ay, taga Cebu na daw siya. So may mga inconsistencies, di ba? Tapos tatanungin mo, ilang taon na siya? 32 years old daw. Tapos makalipas ng mga ilang araw, tinanong mo ilang taon siya? Ay, 42 na daw o 28 na siya, di ba?
may mga inconsistencies no sa kanilang background. Tapos yun, nang hihingi ng pera, 'di ba? Kasi nakakaloka talaga 'yan kapag nanghihingi ng pera na jowa pa lang, 'di ba? Hindi pa kayo kasal, ganyan. Tapos hindi nga kayo live-in. Mahirap 'yun, so dapat talaga ay mag-iingat tayo no at hindi tayo basta-basta nagbibigay ng pera. Dapat man lang ma-touch mo muna. 'Di ba? Para mapatunayan natin na tunay siyang tao, hindi lang siya hayop. 'Di ba? Okay. So sino ba 'yung tina-target ng mga scammer na 'to? 'Yung mga naghahanap ng pag-ibig o connection online. Hindi ko naman sila tatawagin na desperado, ano? Pero 'yung mga madaling ma-fall o 'yung mga tinatawag nating vulnerable, 'di ba? So 'yung mga kunwari lagi kang emote sa Facebook at mga sinasabi mo na malungkot ka, mag-isa ka lang, wala ka pang jowa, tapos naglalagay ka ng mga kung ano 'yung mga tipo ng lalaki o babae o beke o tomboy na gusto mo diyan, nakuhahanap sila ng profile na ganyan. Gagawa sila. Tapos magpapanggap na sila. Na sila yun, no? Kasi nakita na nila yung information sa online, no? Mga senior citizens din, kadalasan sila ay nabibiktima nito. Dahil, di ba, usually mga senior citizens, marami sa kanila wala nang kasama sa buhay, di ba? Kaya nalulungkot, ganyan. So, madali silang na-fall. At saka, sila din dahil bago pa lang sila sa technology, eh. So, hindi pa sila bihasa sa mga modus operandi na ito. Kasi may mga love scam din. Pwede naman kasi yung love scam na to ay hindi romantic na. May pagmamahal kunwari sa apo, ganyan. Tapos magsasabihin na, uy, nadisgrasya yung apo, magpadala ka ng pera, ganyan. Nako, ayan na. No? Ayun. Tapos, mga taong mataas ang kita. Ay, maraming naging safe. Kasi mababa ang kita, di ba? Ayan. Anyway, joke lang po. Sana nandun tayo sa third category, no? Tina-target ka dahil mataas ang kita mo. Okay. So, sino ba yung ano ba yung profile ng scammer na ito? Okay? So, ito yung profile ng scammer. So, mahusay talaga sila sa pagpapanggap at manipulation, no? Gaya ng sabi ko kanina, inaaral talaga nila kung ano yung persona na gusto mo, yung pinapangarap mo, mga inaasam-asam mo, at yaan yung ibibigay nila na impormasyon, no? Sa iyo, no? So, gagawa silang mga adaptive profiles. Ano ba yung mga adaptive, no? Ibig sabihin, nag-a-adapt siya doon or inaayon, o yan, ninaayon niya yung persona na gusto mo ayon sa alam nilang impormasyon sa'yo. So for example, ikaw ay, naku, ito religious, meron kaming katrabaho na ganyan, religious. Every Sunday talaga, nakikita ko, popos siya, mga alive, ganyan, di ba? O hindi naman masama yun, ha? Pero sinasabi ko lang na, nakikita yung impormasyon na yun. So ang gagawin ngayon nung scammer, mahilig ka pala sa religious, ha? Tapos mahilig ka rin sa chinito. Gagawa siya ngayon ng ng profile na chinito, tapos religyoso din. Di ba? Tapos pag ikaw na ngayon, chinat niya, chinek mo, ay nako, mafo-fall ka na agad sa kanya. Di ba? Kaya mag-ingat tayo sa mga pinupost natin sa social media, no? And then they're experts in emotional manipulation talaga, no? So yung kapag sinisweet talk kanila, ganyan, alam nilang gumamit talaga kung papa ng mga words para mapaamo ka at mapaniwala ka, and in the end ay mafo-fall ka na sa kanila, 'di ba? And sila po talaga ay expert communicators. Magaling talaga silang makipag-chikahan. In fact, yung mga scammers nga, hindi na lang sila ngayon isa-isa, eh. Minsan ay grupo-grupo. Kasi isa sa mga pwede natin gawin talaga dyan para maiwasan ito ay, tanungin natin, pakilala mo naman ako sa kaibigan mo o kaya sa family mo. Ayan na, mayroon din silang mga profile at mga kakontak na ikaw ha yung nagpapanggap na nanay o ikaw naman yung nagpapanggap na kapatid or something or kaibigan. Ganun na ngayon, kaya mag-ingat po talaga tayo.
meron din sila mga taktika na sinusunod, no? Updated sila sa technology. Diba dati yung mga scammers, wrong grammar, eh may artificial intelligence na ngayon eh. So, yung grammar nila ay okay-okay na, diba? Tapos gumagamit talaga sila ng peking larawan. Ayun din, nakakagamit na sila ng artificial intelligence para gumawa ng mga peking larawan, ano? Or yung iba naman ay talagang kumukuha ng ano ng larawan ng iba, no? Tapos ayan, ito na 'yon, no? Pag-iwas sa personal na pagkikita. Ayan, no? So pwede pang ano eh, pwede pang ano 'yan, no? Mag-video call. Actually, naranasan ko yung love scam na 'yan, no? Syempre, alam niyo naman ako po ay Becky. So gumagamit tayo ng Grindr, 'di ba? Ganyan. At saka ng Ano nga yung isa? Nakalimutan ko na tuloy. Hindi ko na kasi ginagamit ngayon masyado. Yung sa Grindr ganyan. Sabi ko sabi niya ay makikipagkita daw ganyan ano. Tapos sabi ko, sige, mag-video call muna tayo. Tapos nag-video call kami ganyan. Tapos sabi niya, okay na, sige. Uy, actually guwapo, no? Ganyan. Tapos chika niya, pahingi naman ng pamasahe pang angkas. Ganyan. Pan, okay, sige. Magkano lang naman yan, parang ganyan. Tapos ang sabi ko, pero sige, dito ko na lang babayaran kung saan tayo magkikita. Kasi iaabot ko na lang yung ano. Ayaw. Sabi, ito daw yung number ng angkas. Ipadala ko daw doon. Sabi, ganun ba yung angkas? Hindi naman ganun yung angkas. Yung angkas sa app yan nagbabayad or something, di ba? So, sabi ko, hay nako, wag mo na akong pag-aksayahan ng panahon, 'di ba? Ganyan. Tapos napikon yata, blinak ako. O, 'di ba? Kasi alam niyang walang mahihita sa akin, 'di ba? May pa-picture-picture pa siya na, oh, ito yung motor, oh, ganyan. Tapos ito daw yung ano, ito yung number na papadalhan ko. Hala ka. Ayun. Okay, ano pa? Mga naghahanap sila ng mga vulnerabilities ng biktima, no? So, yung mga emosyonal, may mga kakulangan na kaalaman, at pagkauhaw sa pag-ibig o attention. Yan yung mga hinahanap ng mga ano, no? Ng mga scammers. Okay? So, paano natin yan maiiwasan? Okay? Ayan, may marami palang mga nagsasabi, ano? Okay. Wait lang ha. May mga sabi ni Elliot, true lalu, o di ba? So si Mirna, ang sabi niya, sabi ni Mirna, totoo po 'yan, sir. Hirap ng buhay ngayon, nakadamit silang parang karnero para sa loob nila demonyo, kaya dasal lang tayo dahil sa mga itong impostor na mga taong 'to, o di ba? O di ba? And ito naman, sabi ni Lorena, psychopath po yung at mga narcissists, 'di ba? Sabi niya. Okay. So paano natin ito mga maiiwasan, ano? So meron tayong mga due diligence na pwede nating gawin. So ang unang-una diyan is identity verification. Oh, dapat hindi natin palalampasin ang isang linggo, dapat talaga ay may video call na. Video call na agad-agad. 'Di ba? So, 'yun, kapag ako nakikipagkita ng mga ganyan eh, tapos either ganito lang 'yan. Kung either poser, so hindi talaga sila 'yon, no? Tapos pangalawa ay yung picture na pinadala nila ay nung 10 years ago pa. Nung payat pa sila or nung makinis pa sila. So, iba na. Sila pa rin naman 'yon, pero noon, 10 years ago, 'di ba? So, 'yun. So, within 1 week, dapat na video call mo na yan. Kung hindi, nakalimutan mo na, no? And pangalawa ay dapat talaga i-meet natin sila in person to verify their identity. Okay? Sunod, may tinatawag na reverse image search sa Google, di ba? So, di ba nagpapadala siya ng picture sa'yo? Oh, ito naman, naranasan ko naman to sa Vietnam, di ba? Nakakaloka. So, chat-chat din doon, chat-chat. Nagpakilala siya, Vietnamese daw siya, ganyan, no? Local siya. Tapos ang pinadalang picture ay si James Reid. Sabi ko, alam mo,
Alam mo yan? Eh, artista to sa amin eh. Huwag kang papanggap. So, ganun din yung ginagawa ng iba. Kung Pilipino yung mga ano, kumukuha sila ng mga pictures ng mga artista sa Thailand or sa Indonesia, mga ganyan. Tapos yun yung pinapadala. So, paano natin ngayon malalaman kung kanino talaga yun? So, reverse image search. So, yung reverse image search na yan, ang gagawin natin ay titignan natin yung ano no yung kukunin natin yung picture na yan. Tapos sa Google, 'di ba sa Google bar, 'di ba dito nakalagay search. Tapos yung kung saan mo na ilalagay yung words, 'di ba? Dito sa banda dito, meron siyang image icon. I-click mo 'yon ngayon. Tapos ilagay mo yung i-upload mo yung picture na pinadala sa iyo. Kasi hahanapin ni Google kung saan pa sa internet makikita yung picture na yun. Oh, di ba? O, so kung makikita na natin na, ay, bakit Thailand na to? O bakit Indonesia na to? O bakit Poland na to? Di ba? So, makikita na natin. Tapos, i-confront na natin sila. Okay? So, yun. And then, mag-iingat din tayo sa mabilis talaga na pag-usad ng ating pag-ibig. Kaya, naku, huwag talaga tayong padalos-dalos ha. At let's be careful with our heart. Okay? Ayan. Tapos suriin natin yung mga kwento nila. Ako, ang mga tatanungin mo kapag, ano, ang mga suggestion ko, hay, tanungin mo, ano yung birthday? Diba? Taga saan sila? Mga basic, ilan silang magkakapatid? Anong pangalan ng nanay? Ganyan. Tapos after some time, tanong mo ulit kung pareho pa rin ang sagot. Kasi mahirap yun, ha, maging consistent sa mga impormasyon na ganyan, no? And of course, do not disclose your personal information and bank information. Ako naman. Sweet talk ka lang, eh binigay mo na lahat ng mga impormasyon, di ba? Mananakawan ka po talaga niyan, no? And lastly, we want to keep our social media profile private. Ayan talaga, no? So, yan yung gusto natin na mangyari. Okay? So, ano pa? So, we can avoid this by using safe platforms, no? So, hahanap tayo ng mga reputable platforms natin at mag-avoid talaga tayo na magbigay ng personal information natin doon sa platform, no? And gawin nating private yung social media natin. Tapos, gamitin din natin ang ating intuition o yung tinatawag na gut feel, di ba? Yung ating gut feel kasi na yan ay pagka may kaduda-duda na talaga, i-trust mo din yan. So, magtanong ka sa iba. So, humanap ka ng opinion ng iba sa para ma-confirm ano, kung ano yung kanilang mga pinagsasabi. At huwag mong sosolohin kasi yan yung gusto nila eh, na hindi mo ipagsasabi sa iba yung nangyayari sa inyo. Ganyan. Pero syempre, dapat ikaw kwento mo sa closest friends mo, sa family mo, para talagang meron kang, parang may ano ba, may external party na titingin doon sa nangyayari sa iyo. No? At yung mga kaibigan mo, syempre, ayaw nila na mapapahamak ka. Ganun din yung pamilya mo. Kaya, okay na sabihin sa kanila, no? And of course, kailangan talaga natin ng education and awareness. Okay? So, yan po ang ating love scam. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay. Ngayon naman po, pag-usapan natin itong RTB 30 na kaka-release lang ng Government of the Philippines. No? So yung RTB Treasury Bond po natin, pag-usapan natin ano yung mga terms and conditions, paano ba mag-invest, ano yung comparison ng returns to other investment products, at saka ano yung investment purpose ng bonds. Okay? So meron lang po tayong mga, meron po tayong katanungan. Oh, ito ha. Itong katanungan ko po na ito ay sagutin ninyo. Tapos magbibigay tayo ng winners, okay? Tatlong winner na makaka-attend doon sa webinar natin on March 9, okay? No? So, paki-ready naman Flo yung ating March 9, yung deck natin on that at i-discuss mo siya mamaya, no? Ang title po ay Learning Wealth Together, Leveraging Insurance for Financial Freedom. So tungkol po sa insurance itong webinar na ito. Okay, ito yung question, tama o mali? Yung makakasagot ng tama, iraraffle natin yon
tatlong winners po, yaan yung makakakuha ng free entrance sa ating webinar on March 9. Okay. So ang katanungan po natin ay ito. Ang government bond, okay? So ang government bond natin ay ito. Ang government bond ba ay tax-free? Okay? Yung government bond ba natin ay tax-free? Okay. So, yan po ang ating katanungan. Ilagay niyo lamang po ang inyong sagot sa sa comment section. Tama o mali? Ang government bond ba ay tax-free? Okay, sige. So mamaya natin yan. Lagyan nyo lang po yung inyong mga kasagutan at pag-uusapan natin. Okay? So, yun. Ang Retail Treasury Bond 30, okay? Yung Retail Treasury Bond 30 po natin ay yan po, no? Open po siya kahapon until February 23 na ma-offer siya. Ito po ay 5,000 pesos minimum ang kailangan. Tapos, in multiples of 5,000 pesos yung pwede natin i-invest. And this is 100% government guaranteed. Okay? Ang RTB interest rates po natin ay, 5 years po ang term niyan. Ang maturity niya ay sa 2029, kasi 2024 ngayon, no? 5% yung net interest, no? After 20% withholding tax. So yung 6.25% po, itatax yan ng 20%. Kaya ang neto na lang na makukuha natin ay 5%. Hindi pa rin masama, no? Quarterly payment po ang interest at ang offer period natin ay sa February 18 to 23, 2024. Okay. So, ito, meron ding may bond exchange. Pwede rin. Kung meron kayong RTB 25 at RTB 22, ay po pwede nyong i-swap yan. Okay? Pwede nyong i-swap sa sa RTB 30. Kasi magmamature yung isa ng March 9, at saka yung isa naman ay March 12, 2024 at saka March 9, no? Okay. So, kung holders kayo niyan, pupwede natin siya na i-swap, no? So, minimum ng 5,000 pesos, okay? So, pwede ito na over-the-counter lang ito magagawa. Kasi ako meron akong RTB 25 eh. Magmamature na pala ng 2024. So, kasi nabigayan ng 2021. So, 3 years lang pala yung bond na yan. So, magmamature na siya. So, gagawin ko, pupunta ako doon sa binilhan ko, no? And i-swap ko siya, no? To RTB 30. Okay? So, 1:1 yung magiging palit niya. Okay? So, yan yung natin. And if you take a look at it, no, dun sa mga bonds ko. So, ito yung mga bonds ko. Ayan, no, makikita nyo. Yun, no, nakita nyo RTB 25. So, pwede ko yan na i-swap. Kapag clinic ko yung RTB 25, dun ko makikita yung information. So, yung information natin dyan, okay, yung information natin na makikita natin dyan ay kung kailan siya, no, magmamature, okay? So March 9, 2029. Tapos nakikita na mismo yung history, yung mga interest payment na naganap, no, doon sa natin sa account ko. So just to give you an example kung paano ito gumagana. Okay? So, yon. Okay. So, okay. So, ito yung ito yung mga retail bonds natin. So, RTB 25. Kasi ako, first time ko na nag-invest dito
nung February 9, 2021, so RTP 25 yun. So ito lang yung historical na na interest rate ng ano natin, no, ng historical interest rate ng mga bonds natin. So RTB 29, ayan. So yung RTB 30, dadagdag na natin diyan, yan po ay 6.25%. Okay, tapos meron ding retail dollar bonds. Okay, so yung RTB and RDB, ito po ay programa ng gobyerno. Okay, at ito pong programa ng gobyerno na ito ay nag-i-aim siya para ma-diversify yung investment exposure ng mga maliliit na investors at makatulong tayo sa economic recovery. At sana ang hope natin ay hindi talaga ito magamit sa corruption, no? Makonsensya naman sila, di ba? So yon, gagamitin ng RTBs, yung proceeds ng RTBs sa infrastruktura, agrikultura, edukasyon at kalusugan. Okay? So ano yung mga general features ng RTB 30? So low risk investment ito. Convenient siya dahil pwedeng online lang. Tapos long term yung ating investment. Negotiable and transferable. Quarterly ang interest payments at ito rin po ay napaka-affordable. Kasi nga, yun, 5,000 pesos lang ay pwede nang magsimula. Okay? At mataas naman yung yield kung ikukumpara natin sa ibang mga investment products. Okay. So, yan na yung katulad tanong sa akin. So, Sir Vin, saan ba pwedeng magbukas ng RTB? Okay? So, yung RTB natin, pwede tayong magbukas sa Bureau of the Treasury. Pwede rin tayo sa Overseas Filipino Bank at saka sa bonds.ph. Tapos pwede rin actually sa app ng Land Bank. So idadagdag ko dito next time, no, yung app ng Land Bank. Okay. So ito naman yung mga authorized selling agents, no, ng RTB 30. So pwede kayo dito pumunta over the counter or kung close kayo doon sa mga ano natin, sa mga bank managers natin, ay pwede naman na diyan tayo mag-open sa mga banks na yan. Okay, so usually ako kapag mga malalaki na yung ano, no, yung amount na inilalagay ko, pumupunta na ako sa authorized selling agent. So usually yung mga RDBs at saka yung previous na RTB namin, sa bangko na kami pumunta kasi malaking amount. Yung mga sa apps kasi usually hanggang mga 50,000 pesos maximum lang per day yung pwede na ma-i-transact dyan. Okay? So, yon. So, paano ba tayo magbubukas kapag sa Bureau of the Treasury tayo pupunta? No? Ano yung gagawin natin? So, mag-login tayo sa www.treasury.gov.ph. Basahin natin yung investment details at i-click natin yung ready to order, tapos i-accomplish natin yung ordering form. Okay? And then, piliin natin yung ating settlement bank. So, may mga choice doon eh, kung anong banko yung pupwede. So, pwede mong i-print yun, I think, tapos babayaran mo sa banko and then ilalagay mo yun sa, ano ulit, sa website nila. Agree to the terms and conditions, pay principal cost with your settlement bank. So, pwede rin sigurong online to, no? And then mayroon kayong matatanggap na notice of successful payment, no, upon proof of investment, and this will be sent through your email. Okay, so ito naman yung pangalawa, pwede naman sa bonds.ph. oh, so ito, admit, ito po yung ginagamit ko, no. So sa bonds.ph pipindutin mo lang yung cash in. Okay, pag mag-aano ka, magde-deposit ka, tapos kapag naka-cash in ka na, pindutin mo yung buy. Tapos pag napindot mo yung buy, lalabas dyan ngayon kung ano yung RTB na available. So ito, RTB 29 pa yung naka-example, pero lalabas yung RTB 30, no? Pagkalabas ng RTB na yan, so makikita mo na yung detalye, no? Ano yung mga yield, ano yung amount na ilalagay mo, no? And then pagkatapos na i-review na yung transaction, tapos i-click mo lang yung buy. So kapag nag-buy ka na, ay mababawasan na yung amount mo, no? Tapos lalabas na siya sa my orders mo, yung RTB na binili mo.
Okay? Tapos, maganda po kung na meron tayong settlement account dito sa ating RTV, no? Ang settlement account, ito yung bank account na gagamitin kung saan ilalagay yung interest at principal, no? Kapag ibabalik na sa iyo. So, yung interest kasi yan, every quarter. Tapos sa end ng maturity, yung last na interest plus yung principal na pera mo, yun yung papasok doon sa account mo. Okay? The amount credited here can be withdrawn. Not pwede mo na siyang gamitin. So, para kanino yung RTBs, no? Retail Treasury Bonds natin? These are for investors who wants to protect the value of their capital. Kasi 100% government guaranteed nga ito, no? And they also want to have guaranteed income compared to other types of investment. Okay? So, for example, ang gusto mo na passive income, no? Kung gusto, for example, ang gusto mo na passive income ay, let's say, 25,000. Eh, ang net na proceeds dito ay 5%. Ang net na rate ay 5%. So, divided by 0.05. So, kailangan mong mag-deposit, mag-invest ng 500,000 pesos. So, within one year, meron kang 25,000 pesos. So, i-divide mo yan. Divide it, yung 5,000 pesos, 500,000. 500,000 times 0.05, no? So, 25,000 yan, no? 25,000. Pero quarterly ka babayaran eh. So, divided by 4, yan, 6,250 every quarter yung makukuha mo. Okay? At naku, ito pong RTB na to ay mataas yan. Kaya kung ako po sa inyo, ay i-take advantage natin yan. Pero alam nyo, yung retail dollar bond po last year, noong November, ay tax-free. Kaya nga po, umasa ako eh. Umasa ako na sana gawin din nila na tax-free itong yung RTB30. Pero hindi. Anyway, so yan yung ano natin, no? So ito lang, i-compare lang natin ano yung mga yield benchmarks, no, ng mga ibang mga investment. So yan, no, yung 5-year RTB, 5% net of taxes to, ha. Ang inflation natin 6.6 last year, oh, di ba? So talo tayo sa inflation kapag yung 5% net lang yung asahan natin. At par pa itong si Pag-ibig MP2 at saka si REIT ay hindi rin eh, sa inflation, ha, pag tinitingnan natin siya. Lalo na kapag nag-invest tayo sa stock market, lugi na tayo sa appreciation na tapos mababa pa yung mga dividends, no, na binibigay. Okay? Ikumpara naman natin siya sa ating SEDPI co-op joint venture savings na mga kita. So tax-free ito kasi co-op po tayo, no. Yung OOI po natin na joint venture savings, 9% 'yan. Yung SEDPI social microfinance natin, 7% yung regular, 9% naman yung naka-promo. Hanggang February 28 po, ang 29 I think yung ating SSM6. So pwede pa kayong humabol, no? Yung Bislig 1 natin ay 6%, yung Madela 1 natin ay 7.56%, yung Marzan 1 ay 6.2, yung Marzan 2 ay 5.42, yung Rosario 1 po ay 6.48%. Annualized yan kasi last quarter lang nagsimula na maka-earn, no? Yung Rosario 2 ay 6.04%. Okay? So, ang RTD po is a good part of our investment mix for diversification. Kaya maganda po yan na maging bahagi ng ating investment mix. Ako po, si Sir Vince, ng inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Okay, dito naman po tayo sa rental property natin, yung Madela 1. At syempre tatawagin ko ang aking co-host ngayong gabing to para siya yung magdi-discuss noong Madela 1 rental property. So yung deck ko na yung gamitin. So yan. Okay. So ano ba yung pag-uusapan natin dito, Flo? Ayan. So ito yung mga rental property JVS mechanics, property description, performance, at paano sumali sa Madela 1. Okay, so sa joint venture savings, ang ginagawa natin is pumipili tayo ng specific project to support.
Okay, so ang nangyayari is profit and loss sharing scheme instead of fixed interest. So for example, sa mga rental properties, base ito sa mga collection natin sa renta. And then kung ano yung na-collecta, yun yung paghahatian ng SEDP pati na ng ating mga social investors. Ang joint venture savings ay isang proactive savings system. So ano ba yung real estate JVS purpose? Ito ay pag-provide ng affordable and decent housing and business spaces para sa mga low-income households. Ito din ay makakapag-provide ng alternative investment to small social investors with capital preservation. So hindi nababawasan yung inyong kapital. Okay, so ito yung Madela 1 na property. And ito ay may tatlong units na commercial property. So meron diyang so ngayon ay fully occupied. So ang mga tenants natin is Mercury Drug, kanina naman nakita ninyo, isang cafe at isang barber shop. So ayan yan ngayon, no, yung ating mga tenants sa Madela 1. Oo. So, ito lang, no, nakaka-aliw kasi meron akong update dito and Flo, no. So, nakikita niyo yung ano, yung smaller na yung bigger na rectangle, no, na quadrilateral na lang, no. No? na ano, ay yan yung ano, yan yung property natin, pero hindi natin pina-occupy yung likod kasi ano eh, wala pa tayong budget noon, no. Tapos itong mas maliit na square, rectangle or quadrilateral natin, ano, ay hulaan mo, Flo, kung anong maipapatayo diyan, magiging kapitbahay ng ating rental property. Hala, hindi ko alam. May clue ba? May clue? Ako, bubuyog. Ay, Jollibee! Yes! Magtatayo ng Jollibee. Wow! Magtatayo ng Jollibee. So, dadaming tao, yung food traffic. Ano, happy. Makikita nyo po dito sa medyo sa side na to, no, ay ayan, no, yung cursor, nakikita nyo. May space pa. So, meron pa po tayong pwede pa nating dikitan si Jollibee. Papatayuan pa natin dyan. Tapos, pwede natin i-extend sa likod, no, yung ating construction. Kasi nga, mag-i-increase yung foot traffic. Feeling ko, magre-request itong si Mercury Drug na palakihin yung ano, no. At makikita, maganda kasi talaga yung location, no. Ito, ito po yung simbahan, no, yung simbahan. Tapos ito po yung school, no, ng simbahan. Okay. Ito yung pula dito, 'di ba, ito yung simbahan, yung pula na maraming kalawang diyan. Yan yung gymnasium. Yung tapat po niyan, doon yung bahay namin, doon kami lumaki. Oh, 'di ba? Parang sa poblasyon kayo, no? Yes, that's a center talaga. Usually 'di ba doon na mayayaman? Managaharing uri sila. Ano, no? Basta, magpaka-Jollibee na kami. Ayan, o, di ba? Ayan. O, ano yung mechanics ng joint venture savings natin? Sige. So, ang nabanggit ko nga kanina, profit sharing tayo. So, yung kung ano yung kinita or nakolekta sa renta, yun yung paghahatian. So, kung ano yung net income is madidistribute sa investors, pero bawas yung ating property management fee pati yung ating tax payment to government. So 7% yung tax payment to government, yung property management fee 15% para dun sa mga naka-invest na sa Madela 1. And then magkakaroon tayo ng bago na i-open natin, yun yung Madela 1A, 20% ang magiging property management fee nito. Okay, so pwede nating maging contribution dito kung tayo ay mag-i-invest or magsisave is 100,000 pesos per contribution. So kung magdadagdag ka more than 100,000, kailangan 200,000 na yung ipapasok mo, or 300, 400, 500. Yun na yung maximum natin na mai-invest. So ito ay exclusive
to said PCOOP members. So kailangan nyo muna magpa-member and magawa yung requirements natin to be a co-op member. And then yeah, yung JVS contribution. Lot, nagtatanong si MD kung paano daw ba maging member ng said PCOOP, no? Ipalabas ko nga lang itong video natin kung paano maging said PCOOP member, ha? Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the said PICA social community and get started to be a social investor today. Step 1, umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/sedpicoop.pmes now na! Step 2, i-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/sedpay para makapagsimula. Step 3, mag-login sa iyong SedPSRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/sedponlinesri at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa SedPay Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together. Yan. Exciting. So yung 100,000 or more na i-contribute ninyo, mababalik 'yon if may anyan kung binenta yung property or nag-end yung property life. Okay? So yung next natin is yung returns and payout. So ito, as I mentioned, depende siya sa rental collection. So, variable yung return projected ng 6-15% per annum. This is tax free since co-op tayo. Bakit naabot hanggang 15% flow? Ayan. Kasi, syempre, yung rental natin, nag-i-increase yan. No? So, for example, yung sa Mercury Drug, every year is nag-i-increase. Yung iba din ay mag-i-increase throughout the years, no? So, kaya ang projection natin ay pwedeng umabot ng up to 15% yung kikitain. So, ayun, tax-free ito dahil co-op nga ang SEDB. And then, kung winidraw mo yung contribution before 2 years, merong exit fee ito na 3%. So, itong investment natin, like other joint venture savings, ay walang guarantee. And then, yung property na Madela, SEDP pa rin yung magmamayari ng property na ito. Ayan. So, tuwing kailan yung ating payouts, ito ay quarterly based on actual rental collections. Tapos, makikredit ito sa SEDP wallet. So, once nasa SEDP wallet na to, pwede ninyong i-withdraw o kaya i-reinvest. So, just a reminder, yung amount in your wallet does not earn. Okay, so ang start date natin, yung Madela 1, nag-start noong 2020 and immediately nag-earn ng rental income. And yung Madela 1 naman is today ang start, no? And pagdating ng nung end ng quarter is makaka-payout na. Ayan. So far yung January to December to December 2023, ito yung naging rental collection natin dun sa tatlong units. So 775,275 yung nakolektang renta. And then, binawas natin yung property management, which is 116,291. And yung tax na 54,269. So, yung paghahati-hatian na profit is 604,714. Yan. So, yung halaga ng ating property is dinivide natin by 100,000. So, doon sa 8 million na
property value, pag dinivide yun sa 100,000 is 80. So, yung payout per unit or per 100,000 na investment is 7,559. Okay. So, noong 2023, ang kinita nito is 7.56%. So, ito yung payout per unit na 7,559 divided by amount per unit, which is 100,000 pesos. So, ano yung scenario pagka fully occupied katulad ngayon? So, ito yung project or yung tinitingnan natin na magiging kita for this year. So, yung rental collection will be 818,211 minus the property management fee. So, sa Madela 1, this is 15%. So, 122,731. Ang Madela 1A naman na 20% is... Feeling ko parang, may mali dyan. Okay, sige. So... Basta yung sa percentage na lang muna yung tignan natin, no? So at saka yung mukhang okay. Doon lang naman nagkamali. Oo. Doon sa ano naman. Ah, okay. So dito na, ayan. Ayan. So ang magiging payout per unit for Madela 1 is 7,978. Ang Madela 1A naman is 7,466. So, ang expected return natin for 2024 ay sa Madela 1 ay 7.98. Ang Madela 1A is 7.47. So, napakaganda ng returns nito. Ayan. So, ito lang yung ating summary nung kaninang diniscuss ko na terms and conditions. Okay, so again, minimum and in multiples of 100,000 ito. Tapos may yung returns, expected returns ay 7 to 15%. Ayan. Okay, so ngayon ang availability is nasa 400,000. And then yung property value natin is 8 million. Tapos ngayon ang naka-set na set fee counterpart, which is 20%, is 1.6 million pesos. And then yung meron ng mga social investors is 6 million. So ang wala na lang na kulang na lang natin is nasa 400,000. Ayan. So yung mga binanggit natin na rate is per annum. Anong si Flo, si Mimi? Ang tanong ni Mimi ay, per annum ba yung rates na binabanggit mo? Yes, annualized na yung rates. So, per annum ito. Ayan. Okay, so paano sila sasali? Just to summarize. Okay, so kailangan natin na whether it's fresh deposit or reinvestment, kailangan ang pipiliin ninyo is Madela 1A. Yung sa fresh deposit lang, syempre mag-deposit kayo ng investment ninyo and then mag-inform deposit. Yun yung pipiliin sa ating system. And then sa reinvestment naman, mag-add kayo ng reinvestment. Ayan. So if you want to contact us, pwede kayong mag-reach out sa facebook.com/sedp. And email natin na support@sedp.com. And ito yung mga contact details natin. So, pwede kayong tumawag sa aming landline. So, if nandito lang kayo sa Manila, 7-0000-855. O kaya pwede din kayong mag-contact through our cellphone number. Nasa Viber kami and WhatsApp. So, kahit na abroad kayo, pwede nyo pa rin makontak itong aming number. So, ito ay +63 995 423 0830. Ayan. And ang aming head office, ay yung aming
Command Center ay nasa Quezon City, sa tapat po ng Ateneo. Ito po ay sa Loyola Heights Condominium. Yan! Okay, sige. So yan po ang episode natin ngayong gabi. So maraming salamat po. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.